May laban po ako ngayong March 8, yung tinatawag nila na yung pagbabalik ng isang Denver Cuello. Talagang may balak talaga ako na magiging isang world champion. Target ko yung IBF, yung nakatalo kay sa kababayan natin na kay Vital ko rin. Bakit ka ba huminto? Dahil dito sa... nagpahinga lang ako, hindi ako nagre-retire na hinahanap ng katawan natin yung boxing eh. Alright, Pau Salud, Pauka Sports. I'm here with Denver Cuello. Kakausapin natin siya. Powcast Sports. Sir, kumusta sir, Denver? Kumusta po kayo? Sa ngayon, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon sa araw-araw niya na pag-iingat sa akin, lalo-lalo na. May laban po ko ngayong March 8, talagang pinagkaloob niya na babalik ako sa taas ng Luna. Oo nga, parang ang tagal mo nang, kailan ba yung huling laban mo? Last na fight ko is nasa Bangkok, Thailand, yung undercard pa ako ng Amnat. Yung champion ng IBF doon is almost nasa 2 years na ako nagpahinga sa taas ng ring. Oo. Pero panalo ka doon, di ba? Opo. Bali, ang panalo ko doon by 5 rounds knockout. Opo. Bakit ka ba huminto? Dahil dito sa injury ko dati, yung lumaban po ko ng world title na naghiwalay yung balikat. Ngayon, na-surgery yun, pero naramdaman ko na medyo hindi maganda, pinaulit ko ulit. At saka pinahinga ko talaga ng matagal para pagdating sa laban ulit, talagang pulido siya na hindi na siya magkaroon ng sakit. So hindi magiging problema tong injury na to? Sa tingin ko talagang hindi, dahil nga lagi kong mga ka-sparring mga malalaki katulad nila sa Niboy, Haro, dahil nga undercard ko sa laban. At saka yung mga kasamaan ko dati na mga boxer, talagang nag-sparring. Wala ka talagang balak mag-retire dahil lang sa injury, pahinga ka lang? Nagpahinga lang ako, hindi ako nagre-retire na talagang hinahanap ng katawan natin yung boxing eh. Itong kalaban mo, diretso na kayo, parang hindi masyado magaling tune-up lang ba ito sa tingin mo o ano ba ang tingin mo sa laban mo sunod? Hindi, ang tinatawag nila ng tune-up, pero sa tingin ko, hindi ako nagkukumbiyansa dahil nga siyempre yung kalaban ko, talagang may kamay din na manuntok, siyempre ingat din ako. Talagang pinaghahandaan ko talaga ito ng gusto kasi nga ito yung tinatawag nila na yung pagbabalik ng isang Denver Cuello. Pagbabalik ng world champion Denver Cuello. May pangarap pa bang isang Denver Cuello na maging champion nila? Ilan taon ka na ba sir bago masagutin? Sa ngayon, 30 years old ako. Ngayon, 30 years old. Bukas. Kailan birthday mo? December. December. 30 years old. Kaya pa ba? Yes. Talagang may balak talaga ako na magiging isang world champion dahil nga nakita ko yung kakayanan ng mga nag-champion ngayon, lalo na yung target ko, yung IBF, yung nakatalo kay sa kababayan natin na kay Vital ko rin, yung si Alvarado, talagang nakita ko, kayang-kaya pala labanan. Kaya mo yung lumaba kay Alvarado, si Sai Sanman? Oo, yung, hindi, yung ano, yung Nicaragua. Yung natatalo. So, tsaka 40 years old, champion, Manny Pacquiao. Yes. Pangarap pa talaga mag-world champion. Pangarap po talaga, pangarap. Sabi mo, manager ka lang sa sarili mo ngayon? Sa ngayon, wala akong manager. Talagang sarili ko lang ina-manage ko. No. So yung laban mo kailan ulit, tsaka saan? Ang laban ko is March 8 sa Angono Rizal. Kasama mo si Haro na laban niya? Opo, kasama ko dito. Bali, 10 bout to. Sunny Boy Haro ang undercard. At saka yung si Carlin Rivas, yung babae, lalaban din. Tawagin mo mga fans mo, nasa punta ka? Nauna po sa lahat ng fans ko, ito na po, bumabalik na po yung isang Denver Cuello. Suportahan niyo po ako sa darating kong laban, lalo na tulungan niyo ko sa kunting panalangin para maging matagumpay po yung pagbabalik ko sa taas ng ring. Okay. Thank you po. Powcast Sports.